Kamusta? Ako si Rino G. Salvador. Pwede niyo akong tawaging RV. At ang pen name ko ay Invictus 06. Invictus ay isang Latin salita na ibig sabihin ay unconquered. At 06 ang birth month at favorite number ko. I am currently a second year college student taking up BS Psychology. My journey as an amateur writer. Sobrang hirap kasi the validation, the worth that you have to give your work actually depends on you. And you can't really grow on writing, on art, on any art kung hindi ka marunong tumingin sa iba pang gawa ng iba while at the same time giving importance sa sarili mong work. Nabuo ang tulang ang hinahon sa utak ng isang batang puyat. Dahil na rin siguro sobrang ingay sa labas. Sobrang ingay sa internet. Sobrang daming nagsasabi ng ganito, ganyan, ito ang dapat paniwalaan, ito ang batas. Masyado nang maingay at masyado na tayo nakikinig sa ingay na yun. Kung kaya't ang daming pagkalito, ang daming natin nakakalimutan na dapat hindi natin pinapabayaan. Wala tayong oportunidad para manahimik. Wala tayong oportunidad para magmuni-muni. Wala tayong oportunidad at rason para makinig sa mga bulong ng isip natin, sa bulong ng konsensya natin. Yun ang hinahon. Hindi ko inasahan na makakatanggap ng pagkilala ang tulang ang hinahon. Dahil ang conceptualization, ang writing, pati na rin mismo ang recording, nabuo lang siya sa loob ng 7 oras. Yung pag-iisip kasi, biglaan na lang siya eh. Yung tema, yung gusto kong ipahiwatig na mensahe, pati na rin yung pagsusulat, dumadaloy lang siya. Ang pinakamalaking challenge sa akin ay yung recording. Kasi kailangan kong i-record yung main voice na pabulong. Kahit ako mismo natatakot ako sa sarili kong bulong. This oras ng gabi bumubulong ako ng galagal na parang galing ilalim ng lupa na bulong. Sobrang dami kong kinailangan i-consider na sounds para lang maitawid yung mensahe ng tulang ang hinahon. Pero ang pinaka logic ng tulang ito is kailangan mo siyang pakinggan sa tahimik. Kailangan mong maging driven para talaga makinig. Hindi lang dahil gusto interesan mo, hindi lang dahil nagustuhan mo ang titulo, hindi. Dahil kinusto mo itong pakinggan, saka mo lang maiintindihan ang mensahe ng tulang ang hinahon. Makinig ka sa hinahon. Dahil sa hinahon, papakinggan mo ang sigaw ng tahimik. May mga taong nangangailangan ng tulong talaga. Sa gitna ng pandemyang ito, nagtatagisan tayo ng mga punto natin, pero hindi natin napapakinggan yung mga taong kailangan talagang itawid yung punto nila. Sa buray ha. Si Nika, si Lara, at si Kea. Silang tatlo yung nagtaguyod sa akin na maging manunulat. Kung hindi dahil sa kanila, siguro hindi naman ako nagsusulat hanggang ngayon. Dati kasi, parang hobby lang siya. Ngayon, parang nagiging commitment na rin halos dahil sa kanila. At isa pa, si Malayo Pa Ang Umaga. Isa siyang account sa Twitter. Doon ko hinuhugot yung pinaka-mood. Doon ko hinuhugot yung mga genres. Sa kanya ako, siya yung idol ako. Siya ang, kumbaga, muse ko bilang isang manunulat. The only validation that you need is yours. Hindi mo kailangang hanapin
yung pagtanggap ng iba sa gawa mo. Kasi sa dulot dulo, ang pinaka-importanteng pagtanggap lang ay manggagaling sa'yo. Dahil ikaw nga ng kaibigan ko, ikaw ang sarili mong obra maestra. Panginoon, simulan natin sa pagdikit ng iyong mga mata. Anong naririnig mo? Ang tahimik, hindi ba? Kalmado. Kaya't prente ka lang na nakaupo. Hinahayaan ang iba na makapagtagisa ng kakayahan para lang makasungkit ng mumu. Habang sa lamesa mo'y nakahanda ang isang pistang tinawag sa telepono. Kaya't ang paki mo na lamang ay kung anong oras darating ang iyong luho. Kay dalingan na ano para sa'yo. Hindi mo kailangan makipaglaro kay kamatay ng patintero. Ang tahimik, wala na masyadong sasakyan sa mga lansangan at kanto. Nagbago na ang bayan na ito. Pero kung iisipin mo, sakit nga ba ang dahilan ng pagbabago? O ang sakit na nagpakita ng wala interes ang mga diyosan sa pagbabago? Sari-saring palitan na ng argumento. Kani-kanyang pagsamba sa mga idolo. Tumataas lamang ang bilang ng mga apektado. Hindi lamang ng sakit, kundi pati na rin ng karasan, ng kawalan ng hustisya, ng kahirapan. Subalit, matatawa ka na lang kapag napagtanto mo na. Na isa ka lamang tumi sa sapatos nila. Kailangan ng bansa ay lunas. At hindi nang ibayo pang pangalipusta. Pero panatilihin mo pa rin pikit ang iyong mga mata. Hindi pa ako tapos magsalita. Makinig kang mabuti. Pakinggan mo ang radyo. Wala ka pa rin marinig. Hindi na ako magugulat. Piningit, pinusalan ka na nga. Nagpapakulag pa.